tapos na ako magpintura, pero kinulang ako sa pintura. Wala na. Wala nang natirang pintura. So, ayun na yung white. Yan. Yung doon, di pa natapos. Yan. Kasi, wala nang pintura. So, yan lang nalagyan ko. And then, ito. Yan. So, dahil wala nang pintura, yan na lang. Yan na lang muna. Next time na lang. Guys, papalitan ko to ng bricks and foam bricks and ng wallpaper sa taas. Palitan ko yung kulay blue. Yan. Yan, kasi tingnan nyo ang pangit ng gawa ko dyan dati. And namumuti siya. Kung napapansin nyo. Ayan, oh. Namumuti yung wallpaper dahil sa siguro sa pintura. Yan. So, yan yung buong part ko. So, ayan. Sobrang gulo pa, mga monkey. So, yung dito sa TV ay lagyan ko rin po ng kalahating foam bricks and kalahating wallpaper. Nabili ko wallpaper. Dalawa lang muna yung binili ko para pagka-shine ko yung dyan sa TV at saka dito sa wall na yan. And ito, at may binili ako ng foam bricks. Ayan. 10 piraso po yan. And nagkakahalaga ng 80 pesos. And ang size nito is 77 by 70 centimeter. So, sinukat ko kanina yung isang piraso. So, sakto yung sukat niya. And, napaka-legit. And, ang kapal nito ay 6 millimeter. So, hindi siya masyadong makapal, mga monkey. Ayan siya. So, kailan ko pa itong sukatin para alam natin. So, mga mamshi, sinusukat ko pa yung foam bricks kasi hindi pwede na magkamali tayo dito sa pagkat ng bricks na to. Kasi pag once na dinikit mo na siya ay masisira na siya kasi super sticky yung ano niya sa likod. So kailangan bago mo ikabit, kailangan sukat na sukat mo siya para hindi halata yung ating kinabit na. And tatanggalin ko pa yung blue wallpaper na yan para makabit na natin. So tanggalan ko na siya ng wallpaper. So, lilinisin ko na lang siya. Pupunasan ko muna bago tayo mag-tamit na foam bricks. Pinahabaan ko lang siya ng siguro 2 inches para hindi tayo kulang sa pagputol na wallpaper. So
ano siya sa line talaga para magmukha siyang hindi halata na dinikit. So hirap niya, yung mga guhit-guhit na kailangan ano mo talaga siya kung na naging ano siya, ang tawag doon yung naging compare mo siya sa guhit niya. So ayun, 30 minutes ko siyang ginawa, mahirap, para hindi siya halata na dikit ka lang ng dikit. So kailangan na yung form na wallpaper ay makita mo siya doon, yung form niya na nakaganon. So ayun, so magkakat na ako ng foam bricks, mga mamshi. Ito na po yung isa pa lang yung nakat ko. Ayan, dito ikakat natin yung mga small boxes. Then ito. Then doon sa kabila ay ganun din yung gagawin natin. So magkakat lang tayo. So yan palang nagawa ko. Yan. Ang hirap pala ikabit yung foam bricks. Mahirap siya. Lalo na pag nadikit mo na siya, sobrang hirap na natanggalin. So kailangan, pag nagdikit tayo ng foam bricks, ay kailangan siguradong pantay na siya at wala ng mga excess na naaawang. So ayun, at nahihirapan ako kung magkabit doon ng wallpaper sa gilid. Diyan, nahihirapan ako kasi ay hirap mag-ano doon sa pinaka-kanto ng pader. So ayun, mahirap. Hello mga mamshi! Ayan, pang day 3 nating pag-home makeover, room makeover. So day 3 natin. So ngayon ay mag-start ako dito sa wall ng ano ng TV. Ayan, tinanggal ko na yung TV, pinatanggal ko yung partner. Ayan. So magsusukat na ako kung may apat pa ng foam bricks. So ilagay ko siya dito. Dito ilagay ko siya. Katulad din doon sa kabila na half lang din. So ayun, pang day 3 natin, and let's go. Ganito ko, ayan, dito pa, hindi ko pa natapon na, magagamit pa na natin siya pang dugtong dito. So, ayun, dugtong lang natin siya dito para